nasa gym meet, sa mga papunta pa lang. Gandang umaga po sa ating lahat. So ngayon pong umaga, sisimula po tayo sa ating devotion. At bago po muna lahat, tayo po ay manalangin. Ama, maraming pong salamat muli sa linggo na ito. Kami po ay turuan mo sa aming mga buhay, sa aming puso, Panginoon, upang lumago sa iyong salita, sa pagtingin namin sa iyo, sa mga kapatiran naming mga nasa biyahe ngayon. Kayo po ang mag-gabay sa kanila na makapunta sa bahay panambahan ng maayos. Ganun din po ang mga nasa mga kapatiran namin hindi po makakadalo din ngayon, Panginoon. Kayo po ang mag-remind sa kanilang puso ng kahalagahan ng araw na ito. Muli, sa iyo po ang papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun po. Ang ating devotional po, ang title po nito ngayon ay Avoid Idols. And ang ating text is from 1 John chapter 5. Verse 21. Mayaan niyo po akong basahin ito sa inyo. Napakaiksing verse lang po na ito. Sabi sa 1 John chapter 5, verse 21, "Little children, keep yourselves from idols." So, kitang-kita po natin, no, na yung title ng ating devotional, dito natin kinuha, wala nang iba. Maliwanag dito sa kung saan makikita natin, no, sinasabi dito, we must keep ourselves from idols. Na kung saan, dito nag-conclude yung sulat ni John dito sa 1 John in a practical application para sa kanyang mga audience or mga readers. Ito ay pumapatungkol sa pagpigil natin sa ating mga sarili na humanap ng Diyos-Diyosan. Mahalin at pahalagahan ang mga ibang bagay ng higit sa Diyos. Hindi mawawala dito, syempre, yung pagtangkilik ng ating pansariling kagustuhan, yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos na dulot ng ating kasalanan at kita ng laman. Nais ko lang i-quote yung isa sa mga sikat din. Marami nakakaalam ng quote na to, and before, na-quote na rin siya ng mga teachers natin and preachers. Yung sinabi ni John Calvin patungkol sa idolatry is, ito yung sabi niya, "Man's nature, so to speak, is a perpetual factory of idols." When we say perpetual, it is continuous, it is uninterrupted, hindi mapipigilan, no? Ito, pwede natin ito mahalin tulad sa isang pabrika. Meron na sa ating na-experience dito, no, na nag-work siya sa isang pabrika. Kaya talaga paggawa ng produkto doon, ituloy-tuloy. Bawal mahinto. Parang ganun din po sa atin ang idols. No? Patuloy itong umuusbong, yung pride natin, higit sa lahat, yung pagiging insensitive natin, kung sino ang Diyos, pag-usbong ng kasalanan natin, yan ay tuloy-tuloy. It is interrupted, it is continuous. Pero ayun, sa pagpapatuloy natin, hayaan nyo akong basahin yung mga naunang verse, aside dito sa verse 21. Tignan natin yung verse 19. Simulan natin doon. Sabi dito, "We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one." And verse 20, "And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life." And yung conclusion ng verse na to, or ng chapter na to, is yung sunod dito, yung 21, "Little children, keep yourselves from idols." So verse 19, pinapakita dito yung dalawang klase ng ng tao na nag-exist sa mundong ito. Ito ay nahati sa dalawa. Anak ng Diyos, mga children of God, at children of the devil, or anak ni Satanas. Na kung saan, itong mundo na to, pinamumunuan ng kanyang sistema.
No? Itong mundo na to, pinamumunuan ng sistema ni Satanas. Kaya tayong mga Kristiyano, eh, dapat talaga umiwas sa contamination ng mundong ito sa atin. At para naman sa mga dating Kristiyano na sinulatan ni John, sila ay pinapaiwas ni John doon sa contamination ng maling knowledge about kay Christ or makamundong ideya ng mga agnostic and false teachers. So sa atin, bilang mga Kristiyano ngayon, napakalaki ng impact para masira yung daily living natin as a Christian once na nagpapa-apekto tayo sa makamundong mga ideya. And napakarami ng mga makamundong ideya na kung saan niyayakap kahit na mga Kristiyano. Kagaya na lamang ng same-sex marriage, nakakalungkot, pero may mga nagsasabing Kristiyano at simbahan sila na niyayakap nila na pwede sila magkasal. No? Nagkaroon na rin ng lesbian na pastor, marami, gay pastor, and ano pa, may mga Kristiyanong yumayakap ng abortion, may mga Kristiyanong yumayakap ng divorce. And itong mga nabanggit natin mga ito, eh napaka-konti pa lang nito para doon sa mga ano, ideya ng mundong ito na kung saan sumisira sa moral na standard ng Diyos. Kaya, yun, sa verse 20, kaya ganun na lamang, no? 3 times in-emphasize doon yung true. Okay? Sinabi doon, know him who is true, and we are in him who is true. In his Son, Jesus Christ, he is the true God and eternal life. Na kung saan binigyan din dito na si Kristo lang ang katotohanan, ang kanyang deity, ang pagiging Diyos at garantiya ng buhay na walang hanggan. At ito ay hanggang ngayon napaka mabunga, napaka malaman ang verse na to dahil ito ay isang doctrine. At ito ay itong verse na to, itinutukoy dito ay foundation ng mga pinag-aaralan nating doctrine. Yung deity ni Christ, siya ay nagkatawang tao, siya ay Diyos. Diba yung mga bagay na yan? Ang kagandahan din sa part na to ay hindi lang para sabihin ni John na mga kapatid, ang sinasabi ko totoo, ang sinasabi nila ay false. Kundi dito, sinasabi ni John, hindi lang niya pinapaulit-ulit na true, 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 but merong essential part dito sa buhay natin bilang isang Kristiyano or sa proseso ng isang pagiging Kristiyano. Ano yung essential part dito? Kasi dito pinapakita na sineseparate dito na yung gawa ng tao at gawa ng Diyos, na kung saan sinasabi dito na ang Diyos ay binigyan ang mga mananampalataya ng understanding. Mababasa natin yan sa verse 20, and we know that the Son of God has come and given us understanding. Napaka-importante po nito. This is very essential. Hindi ordinary na kaalaman, kundi this is a godly understanding. Napaka-importante naman talaga na yung mga bagay or kaalaman patungkol sa mga biblical na kapamaraanan, sa mga theology natin, pero yung knowledge na tinutukoy dito ay nanggagaling sa revelation ni Jesus Christ. Kumbaga, ganito yan. It's not just a facts, but also it is a personal trust in Jesus Christ as Lord and Savior. And then yun, after nang He has given us understanding, next doon ay sinabi na yun, so that we may know who Him who is true, the Father, being in union with His true Son, to know the true God, and to have eternal life to be in the Son. Anong ibig sabihin nun? Na itong knowledge na to, itong knowledge na nanggagaling kay Christ, knowledge na revelation from Christ, it is a knowledge leading to salvation. Napaka-importante nito. No? And finally, John concluded his letter sa 1 John. Little children, keep yourselves from idols. Ano ang ibig sabihin nito? Napaka-importante nitong bagay nito, mga kapatid, dahil knowing the true God demands
keeping ourselves from idols. That is the demand of knowing the true God. Isa lang ang Diyos. Hindi tayo pwedeng mag-set ng ibang Diyos. Siya lamang. Ano ang pwede nating baunin sa ating devotion this morning? We must fix our eyes on Jesus. Bakit? Only Christ. Siya lamang ang makakapagpalaya sa ating pagkaalipin sa diablo, sa ating pride, sa immoral na buhay. Hindi natin kayang palayain ang ating mga sarili. Yan ang ministry. Yan ang ministeryo ng ating Panginoon. Palayain tayo. Palayain tayo sa ating pagkabulag sa kasalanan. Pagkabulag sa kasalanan, yan yung reason, yan yung rason kung bakit hindi ka gumagawa ng kalugod-lugod sa Diyos. Kasi nga, dahil bulag sa mundo. Bulag sa mundo na ano, makamit lamang ang mga bagay na to ay okay na ako. Isang malaking kasinungalingan na hindi malabong yakapin natin. Kaya mga kapatid, ang Panginoong Jesus lamang makapagbigay sa atin ng kaliwanagan at kalayaan sa ating namiyon pagkaapi, pagkadurog. Siya ay pumarito para magbigay sa atin ng awa. Kaya ngayong linggo na to, Lord's Day ngayon, ano ang attitude natin? Tama ba ang ating puso? O simple lang, no? Kaya ang daming basura sa buhay natin. Ang daming kabulukan sa ating sarili. Bakit kaya ganyan? Bakit kaya ganun? Bakit ganito ako? Kasi nga, wala tayong pagtuon kay Kristo. Kaya ganun na lamang ka-importante na mapakinggan natin daily yung pamamanhikan ng gospel. Na huwag nating tanggihan ang gospel. Huwag nating tanggihan pagtawag sa atin. Kaya doon sa mga kabataan, diba, we must fix our eyes sa ating Panginoon. Diba, huwag natin to ipagpalit sa mga makamundong bagay, sa mga makamundong teknolohiya, sa mga nakakatanda naman. Pwedeng marami na tayong alam, marami ng karanasan, pero huwag tayo makalimot sa Diyos na siya ang lakas natin. Siya ang pagkukunan natin ng kapahingahan. Sa oras ng kahirapan, ng sakit, kabiguan, ang Diyos, siya ang kasama natin. Si Kristo magpapalakas sa atin. Kaya tanggihan natin at iwanan ang mga makamundong bagay. Ang ating sarili. Mismong si Kristo, sinabi niya, deny yourselves. Yan ang demand ni Kristo sa mga tagusunod niya. And ang sabi ni Paul, to live is Christ and to die is gain. Mamuhay at mamamatay na may pagtuon kay Kristo. To die is better. Bakit? Kasi he's free to experience fully the holiness of God, the goodness of God, the perfection of God. And at the same time, habang nabubuhay siya para kay Kristo, he fixes his eyes on Jesus. Yan ang tunay na alagad ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Ama, marami pong salamat muli sa umaga na to. Salamat sa salita mo. Salamat po, Panginoon, sa inyong reminder sa amin. Panginoon, ang panalangin namin ay mas magligtas ka pa ng marami. Mas buksan mo pa ang aming naisip at puso. Tulungan mo kaming mas ituon ang aming sarili, ang aming focus sa iyo lamang, Panginoon, upang aming malampasan, mapagtagumpayan ang mga bagay na hindi ka aya-aya sa iyo, hindi ka lugod-lugod sa iyo, na nandito, nananatili sa puso namin. Ikaw po, maglinis sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami. At muli, maraming salamat sa ginawa mo, sa ginawa ng iyong bugtong na anak na si Jesus para sa amin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.